Habang bata pa tayo, gamitin yung advantage nyo yun na huwag kayong mag-hesitate mag-try ng new things. Kasi iisipin nyo yan, after 5 years, 10 years, iisipin nyo, what if ginawa ko kaya to? Eh, parang hindi kayo magsisettle na, hindi kayo magsisettle for less eh. Ang hirap magsettle for less kasi alam mong ire-regret mo yan in the future. Meron muna akong gustong ibalita sa inyo o idagdag dito sa binabanggit natin about additional income, about side hustles, para meron din tayong ma-pick up kung ano ba o paano ba itong mga side hustles. Well, meron tatlo. Ha? May tatlo na common na pinagkukuhanan ng pagkakakitaan. Ang isa sa pinaka-common kung mapapakita natin sa ating share screen is yung parang ginagawa ni Dominique, merong binibili tapos binebenta. Okay, samot-sari yan. Maaring yung binibili mamaya meron tayong isang resource, meron tayong guest that will talk about buy and sell na yun ang way niya of additional income. Kung makikita doon sa ating share screen, meron naman yung mga nag-online, work from home. Yan yung mga iba't ibang pamamaraan ngayon na nasa bahay lang with a computer, internet connection, with the skills that they have, meron silang ino-offer na service, something online. Yung pangatlo, yung mga personal skill-based services. Merong niluto, binebenta, whether offline or online, yung gumagawa ng painting, yung hard skills, ayan, nag-home service, yung mga barbero ho namin, dati, sa barberya lang, pumunta doon sa physical barbershop, natuto na sila to offer their skill, personal skills, home service, kaya additional income. Pag day off nila, or even bago sila pumasok, or after nila sa barbershop, they offer their personal skill-based services. Maraming mga online jobs ngayon. Kasi marami. Ito nga, yung mga virtual assistants na I'm sure narinig nyo na lagi. Yung pag-virtual assistant, yan yung providing admin assistance. Whether through phone, email, or instant messaging, kadalasan ang skills required dyan, magaling ka lang mag-communicate, written and oral, typing, and a little multitasking. Mga 2 to 5 hours a day. Ang mga bayad dyan, 50 pesos to 200 pesos per hour. Yung mga graphic designer, ayan, per project. Yung isang guest natin mamaya, somehow in that mold, yung kanyang additional income. Online survey takers, marami po niya na tagasagot ka ng mga iba't ibang survey na nakikita online. Kadalasan ako, meron ako sinagot na survey, binayaran ako 110 pesos. May butal pa eh, 110 pesos. Yung anak ko, nakasagot ng mga tatlo, apat na survey, binayaran siya 150 daw. O, ibira mo sa apat na survey, may 600 pesos ka na. Ginawa mo yun less than an hour. Yung mga iba, medyo technical, financial auditor, yan, medyo mas kataas din kasi kailangan na ng specific skills. Anything related to the internet or computer, data encoding. Data encoding, 50 to 150 pesos per hour. Meron tayong nakikita. Ang isa, yung mga tayo, Pilipino, dahil kahit paano sanay, komportable, mag-Ingles, miskin na baluktot. Foreign language teacher. Ang dami from Europe, other parts of Asia, naghahanap English tutor. Yung English tutoring kasi, conversational English, ang kailangan nilang matutunan, hindi naman yung
pronoun, noun, adverb, preposition. Hindi katulad nung inaral ni Dominic as a journalism student na tama yung sentence construction. Dito conversational lang, matutunan lang sila ng conversational. So, ang way ng pagtuturo nila ng language ay nakikipagkwentuhan lang for 30, 40, 50 minutes. Hindi umabot ng 1 oras. Ang bayad, 200 to 300 pesos. Copywriters, ayan, si Dominic. Nasabi niya off-air, journalism ang kinuha niya. Marami naghahanap yung off-air nga, ikukwento ko nga sana sa kanya. Meron akong kausap kanina, tatlo, apat sila na writers, nagkukwento tungkol sa financial literacy. Tomorrow, they will have daw a 30-page book about dun sa kinuwento ko sa kanila. Babayaran ko sila ron, per project yun. Online marketer, ayan, marami yan ngayon, online marketers na pwedeng-pwede na pasukan. Ang isang gusto kong i-share sa inyo, saan ba kayo maghahanap ng mga part-time or miskin na full-time na para kayo nagtatrabaho, work from home? Ayan, yung nakikita nyo po sa screen, yung mga sources o mga websites that can farm out online jobs for you. Itong tatlo na, yung unang dalawa, Outsourcely at Upwork, ano po yan? Overseas-based yan. Yung onlinejobs.ph, yan, Philippine-based. Okay? So, i-take note nyo po yan o i-screenshot nyo na. Outsourcely at Upwork. Yan po yung mga nag-aalok na mga farming out office-like jobs na pwedeng part-time and full-time. Meron din yung Craigslist, based din yan overseas. We work remotely at yung Stack Overflow. Yung mga pinapakita ko po, tumatanggap sila ng mga online job applicants from the Philippines. Meron naman mga project-based. Yan. Project-based meaning meron isang project, babayaran ka pagkatapos mo ma-deliver yung project. Sa Upwork, meron yan. Freelancer. Hanapin nyo, i-google nyo lang yan. People per hour, 99 Designs, Design Crowd, yan mga yan po, CrowdSpring, CrowdSite, they accommodate possible online job seekers from the Philippines. Ako, nasubukan ko personally yung Fiverr, F-I-V-E-R-R. Okay? Nasubukan ko po yan. Yan, ganyan ang bayad nila, $5. $5 per hour for a project na 20 to 30 hour project. So, magtatawaran din kayo eh. So, not bad, di ba? Tinarabaho ko ng 3-4 na oras, binayaran ako ng $150. Hindi ko na i-complain yun. Kesa i-Netflix, YouTube, or kung anong mga pang-entertainment na ginagawa, extra income. Okay? Meron din yung mga BPO na work from home. Ayan. Remote staff, virtual co-worker, source fit, second office. Tapos yung mga online language tutoring. Ayan, yun, sana nakikita nyo sa screen. Yan po, i-google nyo yan. Ang kagandahan dyan, lalo na sa 51 Top Philippines, ang way of teaching nila, yung sinabi ko kanina, yung way of teaching another language, English, to a Chinese or to a Thailander or an Indonesian, makikipagkwentuhan ka lang ng 30 to 45 minutes. Kasi ang gusto nilang matutunan, conversational English. Dominic, papasok ko lang, papakilala ko lang itong dalawang guest natin. Si Mr. Joel Cala, CEO, COO, Chief Operating Officer ng KSK SMP Co-op. Papasukin natin siya. At si Yesa. Yesa Mendoza from Tiwa Publishing. Ayan. Hello, sir. Good evening po. Pakinggan mo rin ang kwento nila, Dominic. Ha? Pakinggan mo rin ang kwento nila. Good evening. Oh, ladies first muna. Ma'am Yesa. Yes, sir. You are officially employed by what company? Currently employed po ako sa Diwa Learning Systems Incorporated. Ayun, isa po siyang publishing company, pero nasa e-learning side po ako. E-learning side. So, yes, regular ka naman nagtatrabaho doon, di ba? Parang, yes, sir, opo. 37 years ka na ba nagtatrabaho doon? Grabe, sir. 6 years na po ako naka-full-time kay Diwa. Yes po. Pero
Ikaw nga, Yesa, mabilisan, ikwento mo na. Ikaw ba may side hustles? May mga side racket? Yes, sir. Medyo madami to. Sorry. Kasi, ayun, sabi nga yun, natutunan ko kay Sir Armand, hanggat kaya mo, go lang ng go. So, ayan, isa akong multimedia content specialist. I'm also a licensed financial advisor of ProLife UK Philippines. I am a media and creatives officer po ng Pisobilities, ayan, kay Sir Armand Bengco. And also, I am an online seller. So, bali, parang 4 po yung sources of income ko. Yan ba regular mayroong pumapasok sa'yo na pera kahit papano? Yes, sir. Yes, hindi sila magkakapareho. Hindi po. Hindi po sila magkakapareho, sir. Meron mas mataas, meron na tama lang, meron maliit ang bigay, pero maliit ang naman ang pasok. So, yes, ikaw, ano ang take mo on having multiple sources of income? Ayun, sir. Yung sa akin naman, yung take ko as having a multiple source of income. So, una, nagkakaroon ako ng investment. So, ayan, meron na akong insurance with investment. So, nadagdagan ko pa siya ng isa pa nung nagkaroon po ng pandemic. Since, syempre, kailangan siya sa atin ngayon. Nakapag-invest po ako ng additional. Then, ayun na po, meron na po akong next na plan. Kukuha na ulit ako ng memorial plan naman. Tapos, ayan, medyo pinaghahandaan po yung future. Tapos, nakabili rin po kasi ako ng laptop using, ayan po, nung during pandemic dahil sa mga side hustles ko. So, lahat po ng work ko is nagagawa ko ng work from home. Ayun, sir. So, you will strongly encourage. Yes, sir. Hanggat kaya. Hanggat kaya ng oras at hanggat kaya mong gawin yung mga jobs. Go lang ng go. Sir Joel Cala, COO ng KSK Co-op. You are gainfully employed. Pwede ko pa sabihin yun, you're gainfully employed. Meron ka pa bang mga side hustle? Yes, sir. Marami. Marami rin side hustle. Kasi pinalaki tayong hindi naman maluwag sa buhay. Anim kami magkakapatid. So, nakita ko sa nanay ko to . Basta pagkakapiranan legal, wala ka niloloko, wala ka ninakaw, pasok lang ng pasok. May mga ayan, sabi mo nga, ayan, currently working ako sa Chief Operating Officer ng KSK Cooperative for the past 14 years. Ito yung pinakamatagal na trabaho ko sa, yung buhay pagtatrabaho ko, ito yung pinakamatagal. Kaya very thankful ako. At the same time, meron ako, barangay kagawad ako rito sa amin, sa Paco, sa Maynila. Meron akong maliit na car wash at saka vulcanizing shop. And yung aking ginagawa for the past 3 years, buti ginawa ko na. Nagka-pandemic. Ang laking tulong talaga, sir. Itong yung buy and sell. Sabi nga ni sir, nalala ko si B Cargo, si sir, yung kasama niya po. Mambubulok ang tawag doon . Mambubulok. Yeah, oo. So, nagpa-buy and sell po ako, yung mga bat fixtures. Ito yung mga mga hindi papasukin ng mga maaarte. Diba? Ito yung hindi nila papasukin to. Sabi nga nung aking hipag, sabi niya, ito yung 10% gagawin ng mga tao pero 90% hindi gagawin dahil talaga medyo talaga challenging din. Imagine na Saturday, Sunday nasa sites ako. May mga kapartner ako, mga engineers, mga contractor, yung mga nagigiba ng building, nagigiba ng apartment. Pag nakita ko may ginigiba yan, halimbawa papasok ko sa office, pag nakita ko ibig sabihin may pera diyan. So ngayon sa pangit pakinggan, Tagalog inidoro, 'di ba? Pero mga toilet bowl, yung mga bathtub, mga sink, lavatory, lahat. Nire-refurbish namin yan. Last Saturday, nakahapot ako ng 70 pieces dyan sa Las Palmas Hotel. So ngayon, siguro mga 30 na lang. 70. So ang na-order sa akin as of today, nasa 30 na. Yung mga kaibigan, malaking tulong yung carousel at saka yung Facebook Marketplace. At syempre, yung mga natin past clients, sabi mo nga 'di ba dapat inaalagaan ng mga customers. So yung mga past clients ko, mga yan, mga resort owners, yung mga apartment, yung mga may-ari ng apartment, nagpapatayo ng bahay, so yung mga ganyan, at saka residential. Sir, kung hindi mo matanong, napasyal ka dito sa amin, dito sa Maynila, NCR, lalahatin ko na. Dalawa lang ho kami nagtitinda niyan. Okay, etong lugar namin, sir, tinatawag na pangit pakinggan, nasa 7-Eleven to . Meron silang mga memes dati. Sabi nila, Inidoro Capital of the Philippines. So talaga, nakahilera yan. For the past 40 years, ayan ang negosyo dito sa lugar namin. So ako, ang dami ko sinubukan. Meron akong Silugan, meron akong Lugawan, meron akong Mihan. Pero kung maglagay ka ng 1,000, babalik sa'yo 1,600, tamang 60% lang.
So medyo malaki na yon, 'di ba? Pero nakita ko yung katabi ko, sabi ko bumibenta ako ng dami, alas 5 na madaling araw na mamalengke ko matatapos sa alas 8 ng gabi. Parang ganoon lang kita, parang hindi ako satisfied. Eh nag-open yung isang pwesto, pinabayaan nila, hindi nila nakita yung opportunity. At saka nilagyan ko na sistema, nag-online din ako katulad ng ginagawa niya, pero bukod doon, talagang everyday may nagdadala ng mga kalakal at everyday merong bumibili dito sa amin. So malaking tulong talaga sir, yung mga biyahe ng pamilya ko, yung kanilang mga papunta sa Amerika every year, dito ko nakukuha sir, dito ko nakukuha. Very good. Very good. Thank you, Miss Yesa, Sir Joel Cala. Yan, papatunay. Yan po, mga gainfully employed in established companies. Thank you very much for joining us. Ikaw, Dominique, yung iniwan kong tanong sa'yo. Yung tanong ko na, ikaw ba dahil mukhang successful, ito, naka 14th cycle ka na, 14th wave of doing your online thrift shop. Meron ka pa bang iniisip na dagdag aside sa expanding your current side hustle? Bukod po sa side hustle ko ngayon, dahil nga po pandemic, ganyan, naka-skeletal workforce po currently, open po ako sa opportunities na medyo outside po ng work ko. So, bali, predominantly, puro videos po nagre-revolve yung production life ko at the moment. And yung sa writing part naman po nung pinag-aralan ko is parang tulog pa. So, ako po, open po ako sa mga writer jobs, ganyan, hanggat kaya pa po ng time. And kaya naman po talaga dahil nga po, skeletal workforce po kami ngayon. Para po, meron pa pong extra income, more ipon pa rin po talaga. Kasi you can never be so ready sa mga mangyayari po talaga ngayong meron tayong pandemic, no? Ang hirap din po kasi hindi po natin alam na wag naman po sana, pero kung may tatamaan po, kailangan po handa po tayo. Dominique, last week sinabi ko dito, nakita ko kasi to sa Google. Yung Google, isa sa mga most desired companies to work for. Doon sa Google, nakalagay doon sa job ads nila yung requirement. Alam mo yung nakalagay na requirement, Dominique? Yung mga viewers natin kung nanood kayo last week, dapat daw yung nag-a-apply sa kanila skilled, equipped, connected. Skilled, ayan, baka may writing skills ka, merong okay. Yung mga pinakita natin na yung pinakita natin okay. Kanina ng skills, communication, writing, teaching, analytical skill, ayan. Tapos equipped, may computer ka. Tapos connected, may internet ka. So, sa'yo, Dominique, malaking bagay yung being connected, ano? Yes po, sir. Kailangan po yan sa production. Kailangan po updated po kayo sa lahat ng trends na nagaganap. Kaya rin po, factor din po talaga yung job ko po na into social media din po ako. Kasi, syempre po, pag production ka, yung mga pitches mo, yung mga pagkakonceptualize mo ng team ng mga episodes niyo po. Kasi I work with lifestyle po, sir. So, kailangan po maging creative po kayo ngayon. Kasi lalo na po, hindi po kayo masyadong makalabas dahil may mga restrictions po tayo ngayon. Kailangan niyo pong mag-isip kung paano mag-a-adapt yung content po ng show niyo, kung paano pa rin po siya magiging interesting sa mga tao at educational pa rin po. Well, ako magkukwento lang ako mabilisan. Ako nag-try ako mag virtual assistant, encoding, pasabay. Alam mo yung pasabay? Yung inmate sa mga bahay, nagpapasabay sila doon sa PBT kasi hindi sila makalabas, senior citizen. 50 pesos per household ang bayad. Pero mo meron kang 30 household, di may 1.5 ka. Maggo-grocery kami, uuwi kami. Pagtapos ng grocery, may extra 1,500 pesos kami. Hindi na masama, di ba? Eh talaga naman mag-grocery kami. May extra 1,500 every time mag-grocery kami. So, ginagawa namin yan. Marami. Of course, yung mga munting, mga maliliit na negosyo, yung iba apektado, barberia, etc. Marami. Anong ma-advise mo, Dominique? Marami, madaling sabihin eh. Ang hirap ng buhay ngayon. Ang hirap kumita. Sisisihin ang pamahalaan. Sisisihin yung employer na na-retrench o natanggal tayo. Baka sisihin pa Panginoon eh.
anong ma-advise mo, Dominic, hindi lang sa mga kasing age mo, sa lahat na iniisip ang hirap kumita ng pera ngayon? Bilang bata pa naman po ako, fair enough. Dahil habang bata pa tayo, gamitin yung advantage nyo yun na huwag kayong mag-hesitate mag-try ng new things. Kasi iisipin nyo yan, after 5 years, 10 years, iisipin nyo, what if ginawa ko kaya to? And parang hindi kayo magsesettle for less eh. Ang hirap magsettle for less kasi alam mong ire-regret mo yan in the future. Lalo na kung adulting phase ka na, ayun, nakagraduate ka na, nakalabas ka na ng school, hindi ka forever magre-rely sa parents mo. Kahit sabihin mo nang breadwinner ka, nagre-rely sa'yo yung family mo, eventually, you have to be financially stable for yourself kasi hindi naman forever na ikaw lang din ang sasaklong sa family mo. So, yeah, you have to think about your own future as well. Huwag mo kakalimutan na meron ka pa rin individualism sa buhay mo. Hindi mo pwedeng kalimutan yung sarili mo kasi kailangan ikaw yung foundation ng sarili mo eh. Kasi pag hindi ka malakas, paano na lang yung umaasa sa'yo? And hindi mo dapat, kung paano mo ituring yung sarili mo, ganun mo rin ituturing yung ibang tao. So, kailangan you have to be extra kind din sa tao sa paligid mo para syempre magkaroon ka rin ng supe, di ba? Ganun yes. Po. Dominic! Muli, pakibanggit mo nga yung online thrift store nyo para tangkilikan ng mga tagapanood natin. So, yung thrift store po namin, nasa Instagram po siya. You can check it out. Ang aming pangalan ay @andaywoop. Ang spelling po ay A-N-D-I-W-O-O-H-P po. Or you can simply search thrift spice po. Lalabas na po yan. Thrift spice. Yes po. Yung new collection mo ba, anong tema? Summer ba? Pang-summer? Yes po, very pang-summer po kami ngayon. Dahil summer na, huwag kayong matakot maglabas ng konting skin. We're going to sell another batch of dresses. So, mag-expect po kayo ng mga colorful dresses. Meron din namang pang-corporate kung gusto nyo pang-office, ganyan. Pang-malamig, meron din. So, yes, check out nyo po. Tomorrow po kami actually mag-release at 4 p.m. May mga ganun pa talaga, no? Parang mga launching-launching, no? Yes very po. Good. Tiniteaser din po siya ng ilang araw para po abangan din po talaga. Magaling. Yes po. Dominic, Muli, thank you very much for guesting and good luck. May God bless the works of your hands, of your mind, together with your sisters. Tinutulungan ka ng mga kapatid mo, no? And yes of course, po, yes po. The support of the parents. Good luck and God bless. Tayo thank naman, you, sir. Huling pananalita natin, the key is to understand the potential of each alternative. Sinabi na natin to last week. Tingnan nyo yung skill level nyo, yung aptitude nyo, saan pwedeng magamit for the short term, even for a long term period na pwedeng pagkakitaan. Dati, yung salitang diversification sa investing lang. Ngayon, multiple sources of income ang need ngayon. Relying on one single source of income can be a threat to your financial stability. Lalo na kung tong crisis na to is preventing you from earning your usual desired income rate. In addition to building your skills and consolidating your knowledge, think about how you can leverage these skills to start a side hustle, monetize your expertise, and diversify your income sources. As mentioned, there are plenty of online job opportunities you can try, and surely you'll find one that best fits your skill set. Hanggang sa susunod na Lunes, Pisobilities, 7 p.m. in cbrc.tv. I'm your host, Armand Bengco of Colaico Foundation and KSK Co-op. See you next Monday. Bye!